Handa na kaya ang may 9 hanggang 11 oras na water interruption sa natural lugar? Kabayan, ilang minuto na nga lang at inaasahan nang magsisimula itong water service interruption ng Maynila dito sa Batasan Hills sa Quezon City. Kaya naman yung ilang mga negosyo, pati na rin yung mga residenteng nakausap natin ay talagang puno na yung kanilang imbakan ng mga tubig. Tulad na lang nitong 24 hours na car wash sa aking likuran at yung katabi nito na 24 hours na eatery. Plano nila itong tipirin para sapat, sumapat no, hanggang sa makabalik itong supply ng tubig. Maging yung mga ilang residente at saka negosyo na binisita natin sa Caloocan, Malabon at Navotas kanina ay maaga ring naghanda. Umaga pa lang nakahilera na ang mga pupunuing water containers sa water refilling station na ito sa Navotas City. Isa sa mga pumila si Aling Concepcion na naghahanda na sa pagpapatupad sa abiso ng Maynilad na mawawala ng tubig sa barangay nila simula ngayong araw tuwing alas 7 ng gabi hanggang alas 4 ng umaga. Mahirap na pag naubusan ng tubig, kaya nag-ipon. Nag-abiso na rin ang Navotas City Hospital sa staff nito na magtipid ng tubig. Pero tiniyak naman ang pamunuan ng ospital na hindi lang pang 9 oras ang pondo nilang tubig, kaya inaasahang walang maaapektuhang serbisyo. Yung 3 tanks po natin na naka-prepare, eh, nagla-last po ito ng 4 days if in case totally makakut off po yung supply ng water. Continue lang po ang services namin. Nakaabang naman ang lokal na pamahalaan sakaling may mga ilangan ng supply ng tubig. Mga residents naman, any concern po nila, 24 hours nandyan po yung ating text JRT, nandyan yung social media na may nagbabantay at yung mga hotlines po natin. So pwede silang tumawag para makadala tayo ng tulong. Sa Caloocan City, pinaaga ng ilang residente ang mga aktibidad na nangangailangan ng maraming tubig tulad ng paglilinis ng bakuran, paglalaba at paliligo. Maglilinis ako minsan gabi kasi mainit, di ba? Mga 7, ganun. Pero ngayon? Eh maaga ako dahil sabi mga 7 mawawalan, di ba? Siguro kailangan lahat makaligo na before 5 o'clock. So yung mga naka-store, hindi na siya magagalaw unless mag-CR lang talaga. So lahat ng kasama namin sa bahay, alam na yon. Sa Malabon City, nangihinayang naman ang isang nagtitinda ng tubig sa pagsaka ng isda sa Barangay Tanyong. Dahil kasagsagan ng bilihan, ang schedule ng Maynilad Water Service Interruption sa kanila na alas 7 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga. Aking bagay po, pandagdag po sa ano po yun, sa kita ng tubig. Wala po kasing pupwes doon pagka maraming drum. Kasi mamaya po, puno po ng tindahan ng isda yan mamaya. Nagdadagdag po mamaya po, mga 2 drum. Simula ngayong Miyerkules, July 12, ipatutupad na ng Maynilad ang gabi-gabing water service interruption sa halos 600,000 sineserbisyohan ito sa 6 na lungsod sa Metro Manila. 9 hanggang 11 oras mawawala ng tubig araw-araw na mag-uumpisa alas 7 ng gabi sa mga bahagi ng Quezon City, Caloocan, Malabon, Valenzuela, Navotas at Maynila. Kasunod ito ng pagbaba ng alokasyon ng tubig mula Angat Dam para sa water concessionaires sa 48 cubic meters per second mula 50 cms. Yan ay sa gitna ng patuloy na pagbaba ng level ng tubig sa Angat Dam Reservoir na nasa 178.21 meters na lang ngayon. 5 araw na mas mababa ito sa 180 meters minimum operating level. Sabi ng Maynilad, target nilang mapaikli pa ang mga oras na walang tubig kada araw. Dahil meron tayong additional supply naman na nakukuha sa ating supply augmentation projects, mag-improve dapat ito as long as the allocation remains the same. Pwedeng, for example, in some areas, 8 p.m. mag-umpisa or 9 p.m. Again, depending on the availability of water in our treatment plants. Kabayan, sa ngayon, hindi pa masabi ng Maynilad kung hanggang kailan tatagal itong gabi-gabing water service interruptions. Pero ayon kay Rufo, posible itong manatili hanggat nasa 48 cubic meters per second ang alokasyon ng water concessionaires mula sa Angat Dam. Kabayan, maraming salamat si Vivian Gulia. Tuloy-tuloy po ang ating pagpapatrol sa bayan mula Lunes hanggang Biyernes sa TV Patrol alas 6:30 ng gabi hanggang Sabado at Linggo sa TV Patrol Weekend sa bago nitong oras alas 5:30 ng hapon.